Sarap na sabaw, no? Sarap. Yan, eto po yung nilarang natin. Mayong adlaw mga kikilaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wondering Cucina. Today's episode, ang lulutuin natin is very Cebuano. At ang lulutuin po natin is nilarang. Yes. Itong recipe na to is binigay sa akin ng kaibigan ko. Although maraming versions ng nilarang, but this one is recipe na binigay sa akin ni Sidul. Yes. Hi, Sidul. Hi, Sidul. At hi, saka, Luchi. Yes, kay Luchi din. At saka sa lahat ng mga taga-Kugulpardo at mga barkada natin dyan, sa Barangay Kugulpardo, Cebu City. Now, bago tayo magpatuloy mga ka-wonders, please don't skip ads sa video na to. Yes, tulong nyo na lang sa amin yan. And then, sana mga wonders, panoorin nyo itong video na to hanggang sa dulo. That's correct. Kasi ang full recipe, ang ingredients, ang measurement, nasa dulo ng video. At ito ang process ng pagluto ng nilarang. So mga ka-wonders, una natin gagawin is lalagyan natin ng mantika ang ating wok or ating kaha. Yan, sa Bisaya ka ang tawag namin dito. Yan. Initin lang natin to. So, una natin ilalagay is ang ating ginger. Yan. Yan. Lagay lang natin ating ginger. Now, gusto kong una itong ilagay kasi gusto kong ma-smell or ma-tawag. Kasi ano Tagalog sa ano? Lumabas ma-amoy. Yung amoy. Lumabas yung bango or amoy niya. Pag lumabas yung amoy niya, lalagay na natin agad itong sibuyas natin. Yan. Isang sibuyas to. Yung ginger natin is medium-sized na ginger. So, ito namang sibuyas natin, isang buong sibuyas na malaki. Yun, no? Then, ilagay na rin natin itong ating bawang. Yan, yung bawang natin is half lang ng isang kumpul ng bawang. At lagyan natin ng konting asin para lumabas yung totoong lasa ng mga ricados natin. At shout out kay Ryan, siya yung nagbigay sa akin ng idea. Siya yung nagbigay sa atin ng idea. Di ba yan nilalagyan na ng lemongrass? Hindi siya nilalagyan ng lemongrass kasi ang nilarang is parang version, Bisaya version ng sinigang. Ang difference lang nito, mayroong taushu or black beans. Meron din specific na isda na masarap na isama sa nilarang. Actually, ganito. Ang nilarang kasi sa Pasil pa yan, mga mostly leftover na mga parts ng isda. Like what? Like siguro... Hasang? Hindi naman hasang. Hindi yung hasang. So may leftover sa... Yung mga putol-putol na parts ng isda, yung parts ng isda na na mabuto. Yan, oo. Kasi usually ang nilarang sabaw. Ni-level up, dahil nga masarap ang sabaw, bakit hindi natin lagyan ng laman? So kaya may mga isda na ginagamit dito na malaman, gaya ng kiampaw na isda. Kung ano ang kiampaw na isda, para yung isdang bato, yung medyo colorful yata, medyo colorful. Pero sa Cebu, ano talaga yung linalagay sa nilarang na isda? Anong isda yung ginagamit? Sabi ni Sidul, sa recipe na to, ang suggested ni Sidul is, pawis ako, as iskampaw, yan yung isdang bato. Now, ilalagay na natin itong ating kamatis. Dalawang malalaking kamatis ang hiniwa natin at ang ilalagay natin. Medyo malaki yung pagkahiwa ko. So, hayaan natin itong maluto na husto. So, habang pinapalambot natin itong kamatis natin, wala tayong fresh na kamyas, mga ka-wonders. So, ang gagamitin natin is dried kamyas. At saka kailangan natin itong tunawin din. Tunawin? Lumambot? Lumambot, oo. So, ganyan kadami yung ilalagay natin. Dagdagan pa nga natin. Yan. Kasi kailangan siyang, ubusin lang natin yung konti lang pala to sa isang pack. 50 grams lang pala to. So ito, kailangan din tong lumambot mga ka-wonders, tong dried kamyas natin. Kasi usually, sa Cebu, yung kamyas o sa amin tawag doon iba, tinatadtad pa namin yon. So ito, dahil dried, wala tayong makitang fresh. So, let's make use of what we have. Yan mga ka-wonders, takpan lang natin ulit. Tunawin natin ang gusto ang ating kamatis. Or mas palambutin. Yan. Yan. Nalalasahan ko na yung... Naamoy ko na yung... amoy nung kamyas. Ang susunod natin ilalagay is itong ating... Yan, black beans. Now, may strainer ako dito. Lalagay natin to dito sa strainer. Yan. Tapos, pipisain natin to. Yan. Yeah, there you go.
So, yan. Mix na natin yan. Medyo nadurog ng husto yung kamatis natin. Ang next natin ilalagay is ang ating isda. So, kailangan daw munang paanuhin yung isda natin. I-mix ng husto dito sa ating mga niluluto bago natin lagyan ng tubig. While I'm doing this, mga ka-wonders, nagpakulo kami ng tubig para mas mabilis nang kumulo yung sabaw natin. It's best that way. Kanya-kanya tayong version ng luto ng nilarang, mga ka-wonders. Yung eto palang isda na to is ang tawag dito sa UAE is rojo fish. Yan. Ito yung closest resemblance ng isdang kiampaw na sinabi ni Sidol. Now, ang ibang luto ng larang is yung iba, piniprito pa nila yung isda. But this one, eto na, nilagay lang natin dito para mag-infuse yung lasa ng sahog natin. So, mga ka-wonders, lagyan natin ng sibuyas na ano, etong stock ng white sibuyas natin. Lagyan natin ng pepper. Dito ko gusto lagyan ng pepper sa time na to, para mag-infuse ng husto yung lasa. Yan. Takpan natin ng 1 minute or 2. So, kunin yung pinakuluan nating tubig. So, mga ka-wonders, yan. So, let's check yung ilalim nito. Yan. So, ngayon, lagyan na natin ng tubig. Yan. Pakulong tubig na ito, mga ka-wonders. Yung tawsyo pala natin, or yung black beans, mga ka-wonders, is hinugasan na natin yun, ha? Tapos, ngayon, dahil maalat nga yan, kahit hinugasan na natin, tikman muna natin yung sabaw nito bago natin lagyan ng asin or dagdagan natin ng panimpla natin. Tikman natin. Larang naglasa. Now, kulang na lang ang asin. Lagyan natin ng 1 teaspoon of salt. Ito yung sili spada natin. So, itong sili spada, ito yung green chili na maanghang. So, ito yung usually na ginagamit yan sa tinolang manok. Ito. So, lagyan natin to. So, ang gagawin ko dito, mga ka-wonders, ganyan lang. Yan. I'll just break it. So, ganyan. Para yung lasa niya is mag-infuse doon sa, yung anghang niya is mag-infuse doon sa sabaw natin. So, careful lang na para hindi madurog yung isda natin, gaganyan na natin, ha? Lumapot yung sabaw natin, no? Dahil sa ano? Sa kamatis. Medyo madami kasing kamatis ang nilagay natin. So, tikman natin ulit. Dagdagan na natin ng tubig, mga ka-wonders, para may mahigop tayo ng masarap na sabaw. Kasi ang nilarang is all about sabaw. So, tikman natin to ulit. Ito, kumukulo na siya. Kasi mainit naman yung tubig. So, tikman natin. Check natin kung dadagdagan pa natin ng asin. Masarap na. Larang na. Asin na nga lang. Mga half teaspoon of asin ang ilalagay natin. You might be wondering sa recipe na to, as you look at it right now, medyo dark siya. Dahil nga sa dito sa kamyas natin, or yung iba, or yung kamyas, hindi siya fresh. So, mas darker siya. So, look at that, larang na itsura. Luto na yung isda natin. Next natin ilalagay is itong spring onions natin. Lagyan na natin. Yan. Every now and then, mga ka-wonders, i-adjust nyo lang yung lasa. Yan, okay na yung lasa. Okay na. Ito na yung nilarang ng Cebu. So, mga ka-wonders, ito ang ating nilarang. UAE version, dahil yung mga gamit natin, ingredients natin, is dito lang sa UAE. So, wala tayong fresh kamyas. So, yan yung ginamit natin. So, ngayon, higupin na natin ang sabaw at tikman na natin ang isda. So, mga ka-wonders, there you have it. Ito po ang ating Cebu nilarang UAE version. Bakit ko sinabing UAE version? Kasi these are the ingredients na makikita lang natin dito sa UAE. Mm-hmm. Yes, yun lang yung available natin dito, yung dried kamyas. Yes, so, wala tayong fresh na kamyas na makita. So, kaya malamang pag natikman to ng ibang kababayan kong na taga Cebu, baka masabi nila na may pagkaiba yung lasa. May iba yung lasa talaga. Oo. Kasi yung dried kamyas natin is meron siyang parang powder siya, no? Powder para ma-preserve siya. Mm-hmm. However, yung asin
Yung asim, nandun yung asim. Nandun yung asim, yes. Oo. Pero mga guys, ang sabaw, panalo. Panalong-panalo. Mm-hmm. So, para nga siyang ano, sinigang na hindi masyadong maasim at saka meron nga lang siyang taosyo. Mm-hmm. Or yung black beans, yan. Tikman so, mga ka-wonders, tikman na natin. Ang sabaw. Yung sabaw. Mm. Sarap ng sabaw, no? Sarap. Naglasang konti yung black beans. Yung black beans, oo. Mm. Kailangan ba talagang durugin yung black beans? Oo. Sabi ng recipe author na si Sidul. Sidul? Oo. Mm. Sarap. Tikman pala natin yung ano, isda. Yan yung isda. Ano? Yan. Tinik. Ang lambot ng isda. Itong isda na to, creamy to. Masarap siya. Para siyang bangus. Alam mo, dahil nga isda lang naman ang pinag-uusapan. Mm. Guys, pag gumawa kayo nito, I suggest ang gawin yung nilarang, lapu-lapu, para mas less. Tsaka pwede rin yung panga. Pwede din, ayun, panga, perfect yung panga. Perfect. At saka yun. Pwede din ng tulingan. Pero dahil dito nga na medyo matinik tong isda na to, you can use those fish options. Susunod, itry natin yung ulo ng salmon. Gawin natin nilarang. Ay, oo. Yun, masarap yun. Masarap yun. Mm. Mga ka-wonders, ito po yung nilarang natin. So, if you're new to the channel of Wondering Cucina, I hope you like this video. And please, don't forget to click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And yes. Don't forget to like and share pala. And comment down below. And comment down below. So, meron din tayong social media account, meron tayong Facebook and Instagram. That's right. Thank you very much for watching. I hope you like this video. And daghang salamat sa pagtanaw ani sa lahat ng mga Bisaya diha. Rock on mga kabisayaan. That's it. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Kainin mo yung kamyas. Kaunan daw na akong kamyas. Ay, iba. Na ano siya, no? Dahil yun ang lasa sa ako, ano? Fresh, no? Yung kamyas. Ay. Lumi. Bukugon lang ang isda.